Ayan. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi tungkol po sa blockchain. Ayan. So, dahil familiar na po kayo sa blockchain, pero ano po ba ang blockchain? Ayan. Ang blockchain po, ito na po yung makabagong teknolohiya ngayon sa mundo po ng IT or information and technology, no? Kung saan na bago po lahat yung transaction, kung saan very secured na at safe na po ang pagtatransact. So, yun po yung pinaka-goal ng blockchain technology na yan. So, sabi dito, ang digital database or ledger that is distributed among the nodes of a peer-to-peer network, yan daw po ang ibig sabihin ng blockchain. Sa madaling sabi po, yan po ay isang digital ledger, no? Kung saan nakarecord po lahat ng transaction, lahat po ng asset sa loob ng network, sa loob ng business network. Ano yung network na yun? Yan po yung mga computers, no? Kung saan yung si computer A, kung ano yung record niya na meron doon, nandun din po sa computer B. At hindi po pwedeng ma-alter or ma-cheat yan. Okay? In short, ng blockchain, information containing blocks. So, mga blocks na maraming information, no? So, dahil tayo po ay nasa mundo ng crypto, ang first blockchain po ay ginawa ni Satoshi Nakamoto, no? Ang tinatawag na Bitcoin Network, kung saan ito ang network ng Bitcoin. So, naka-record lahat ng transaction ni Bitcoin doon sa Bitcoin Network or public ledger na yan. So, in layman's term po, kung blockchain ang tawag sa digital, sa real world naman, yan po ang tinatawag nating parang network ng mga bangko. So, most of us meron pong mga bangko, no? Mga bank account, ATM card. So, we can withdraw, deposit, transfer money kahit sa ibang bangko. So, ikaw ay BPI, SWIFT, you can transact other bank, HSBC, no? SWIFT, Security Bank. Pwede kang magkapag-transact doon from one ATM to another. Dahil ang network na ginagamit natin ay Visa, MasterCard, BankNet, yan po ang mga network ng bangko, kaya tayo nakakatransact. Or kung baga sa SIM card, bakit tayo nakakapag-text sa Globe to dito or dito to Sun? Kasi may network tayong tinatawag na ginagamit po, no? Or courier na 4G, 3G, 2G, yan po ay network. So sa digital world, yan po ang blockchain sa madaling sabi. Digital ledger technology po yan. So, we go technical, no? Kung ano po ba dyan, ma'am, ang nangyayari sa transaction sa loob ng blockchain. Ang blockchain po, dahil blocks yan, connected yan sa isa't isa, may tinatawag po yan na hashing function. Kung saan yung hashing na yan, combination po yan ng words or ng alphabet at saka number po, no? Bago magkaroon ng isang block or new transaction, kailangan merong previous hash at magkasama po yung original hash. Original hash plus previous hash, yan po ay new block na po siya or new transaction. So yung hash code na yan or cryptography na tinatawag ay hindi po yan nababago. Very unique ang code na iyan. So hindi po yan nauulit, no? So making po the blockchain technology, yung software na yan, yung technology na yan, ay hindi po na-change, nababago, hindi po na-hack or na-manipulate po or na-cheat po yung system. So, ganun po kaganda ang blockchain technology kung saan dyan po nag-ooperate ang tinatawag nating cryptocurrency. So, sa loob po ng blockchain, meron pong apat na sektor. So, gaya po sa atin, sa real world, meron pong sektor, no? May agrikultura, may fishery, no? May healthcare dito. Meron din po sa digital world. Si blockchain, merong cryptocurrency, may decentralized finance po, may non-fungible token na tinatawag at merong metaverse. So yan po ay narinig niyo na. So ngayon, alamin muna natin.